Magandang morning po mga kababayan. Nandito tayo muli sa bahay ni Lolo Jose. Ang dami pong naantig dito sa storya ni Lolo Jose, no, mga kababayan. Ang dami pong nag-request na sana mapuntahan at babalikan natin. Yes, mga kababayan, 101% po mga kababayan talagang babalikan at babalikan natin si Lolo. Ngayon po, at tamang-tama po yung ating pagbalik. Meron pong dalawang sponsors, no, na talagang nandiyan to the rescue kaagad sa atin, no, tumulong kaagad dito kay Lolo Jose. At meron pa tayong surprise kay Lolo Jose mamaya. Abangan nyo po mga kababayan dahil meron akong ibabalita sa inyo. So mga kababayan, tara, puntahan natin. Ayan po ang bahay ni Lolo. Kaya tara, samahan po natin at puntahan po natin muli. Kami po yung pumunta noong nakaraan, Lolo. Ako po yung pumunta noong nakaraan dito. Padistorbo po muli, ha? Salamat po. Naglalaro po kayo. Wow, nagsusuliter si Lolo. Ganyan din po ako. Pag walang ginagawa, nagsusuliter. Kailangan yun, hindi ko na magagawa dahil ang dami na natin ginagawa araw-araw, busy tayo. Kailan, mga kababayan, ito na po yung request nyo na mabalikan namin si Lolo. O, nakita na tayo uli, Lolo. Magandang umaga po sa inyo, Lolo Jose. Magandang umaga rin po. O, gusto ko lang po kayong kumustahin, Lolo Jose, nung Pasko. Ano po ang nangyayari? Ano po mga kaganapan nung Pasko, Lolo Jose? Masaya rin daw. Nag-iisa lang naman ako dito noon. O, tapos, sino po nagluto ng mga binigay po sa inyo? Yung apo ko doon sa kabila po. Ah, pumunta po sila at niluto kayo. Wow. Apo, o, masarap po ba ang handa? Masarap po, masaya naman yung mga bata. O, kita nyo mga kababayan, hindi lang sumaya si Lolo nung Pasko, pati yung mga apo niya nandito apo, din. Nagpunta sila dito. Opo, tapos nung bagong taon po, Lolo Jose, ganun din po. Nagpunta din po sila dito. So mayroon naman kayo uli na pinagsalo-saluhan. Wow! O diba mga kababayan, yung mga pagkakataon na hindi nila nagagawa tulad ng pagsama-sama ng buong pamilya, no? Yung mga apo ni Lolo nandito, nagsama-sama sila. O naibigay natin yung mga pagkakataon na minsan lang nagagawa nila, na minsan hindi pa nila nagagawa. O, oh, diba, Lolo Jose? So, Lolo Jose, nasaan po yung apo nyo? Wala pa rin po? Nasa trabaho? Wala pa po. Nandun sila sa Malacite. Nag-operate ng ano po, ng horror train. Yung napiriyahan po ba? Opo. Ah, okay. Nasa Malacite sila. Medyo malayo po, Lolo, no? Malayo po. Ilang araw na po siya nandoon? Kaya dalawang linggo na po siya. Oh, kundi straight po dalawang linggo, mag-isa lang po kayo dito sa bahay. Sabay din wibi pa po ang uwi nila. So ayan po minsan, no. May kasama si Lolo si dito na apo niya. Kailan po mga kababayan, gumagawa din po ng paraan. Siyempre, paano po yung pangangailangan ni Lolo pagkain last araw-araw, kaya gumagawa din po ng paraan yung kanyang apo. Kailang may kasama nga siya, nasa trabaho lagi, kaya sa makatawid po halos mag-isa lang din po si Lolo dito sa bahay. Katulad ngayon, straight sa 29 pa uwi dito, no, nasa ibang lugar dahil may ginagawang trabaho, tapos si Lolo mag-isa dito. At buti na lang pinagkalooban natin ng biyaya, no, na kahit papaano hindi man makauwi yung kanyang apo o hindi man makasahod o walang dalang pera pag uwi, kasi minsan ang trabaho ganun talaga, minsan may iwing pera, minsan wala, minsan tama lang, minsan ipangutang pa na kahit papaano pag-uwi ng bahay merong mabitbit. Malaking bagay po yon, yung biyaya na pinagaloob po natin dito kay Tatay Jose. So Tatay Jose, meron pa tayong bigas? Meron pa pong konti dahil may kumukuha din yung mga apo ko doon, wala silang pagkain din. Oh, yung isang bigas, isang kalating kaban na bigas nyo po, konti na lang po natira. Okay. Dahil nahingi din po ng mga apo. Nanihingi rin sila kung ano, wala silang maisasain. Wala din po silang maisasain? May pamilyado na rin po? May anak na akong dalawa.
So, ganun talaga mga kababayan, no? Minsan, naalis na ba sa trabaho dahil construction delivery lang po siya? Topo. So, ganun po madalas talaga mga kababayan, na yung pag minsan madadatnan tayo ng biyaya, and then meron din ng mga kaanak natin na hirap din sa buhay na pupunta at pupunta din sa atin at hihingi din ng tulong. Katulad to kay Lolo, yung ayuda na binigay natin sa kanya, nandyan yung apo din niya na may pamilyado din na wala ding trabaho at nahingi din ng bigas. Kaya mayroon pang natirang konti sa bigas ni Lolo na isang gaban. Okay. So, Lolo si... Ang dami po kasi nag-request na mabalikan namin kayo. No, siyempre sa dami ng schedule natin, no, hindi lang nga ako nagkapag-reply doon mga kababayan sa mga comment nyo. Ngayon, nandito kami muli sa inyo, Lolo, dahil meron kaming biyaya muli para sa inyo. Salamat po. Okay, ayan ang mga dala-dala namin mga kababayan. Kasi ang request po ng ating sponsor, no, na mabilhan nito. Maraming salamat po sa ating sponsor na nagpaabot nito, S&Y Furniture and Ma'am Jessica Eugenio from Dale, California, USA. And kay from Tita Manang. So si Tita Manang po nagpadala po ng 2,500, no? At ni-request po niya, binili natin ng mga damit, binili natin ng foam, no? Binili din natin ng mga tinapay, no? Then yung vitamins, no? Kailangan ni Lolo 'yon. Tapos yung grocery nanggagaling po sa akin mismo 'yon. Tapos yung 2,500 na nanggagaling po kay Mami Jessica Eugenio, no? At ibibigay ko na lang po ng cash. Kasi dapat yung 2,500 po mga kababayan ay sabi po ni Mami Jessica Eugenio ay ipabili po dapat yun ng grocery. So sabi ko para may cash at mayroong hawak si Lolo Jose na kahit papaano, kasi malayo ako ni Lolo Jose, kahit papaano meron siyang madukot-dukot. Kaya sabi ko yung 2,500 na para sa grocery, sagutin ko na yung grocery, at yung 2,500 hindi ko na babawasan yung sa grocery, ibibigay ko na ng buo dito kay Lolo Jose. So yung 2,500 naman po na nanggagaling po kay Tita Manang, ang natira po meron pong 285 doon sa 2,500, no? May resibo po tayo at ito ay isesend natin doon sa ating sponsor. Ito po ay idadagdag natin doon sa 2,500 plus 285 na supply doon sa 2,500 na nanggaling po kay Tita Mana. So ayan po yung ating form mga kababayan, no? Single. Nakita ko dyan mga kababayan, pagpasok ko kanina, nasilip ko sa kwarto ni Lolo, mayroong foam doon, pero luma na. Luma na. Opo, lumang-luma na. So tamang-tama, aalisin yon at papalitan natin ng bago. So mayroon naman kahit paano, kailang luma na po. No? So papalitan po natin ng bago. Tapos, meron na ditong mga damit. Lolo, punda po ito ng unan nyo kasi bumili na rin po ako ng unan, then may kumot pa kasi lalong-lalong na ngayon malamig. So ayan, meron na tayo. Tapos may mga damit na rin po tayo dito, Lolo. Wow, ang ganda, Lolo, si. Oh. Diba? Tapos may short pa tayo. Apo ni Lolo, hindi ko alam kung magkasya ito. Kasya! Ay, chumamba. Kasya daw po ito para po sa apo ni Lolo Jose. Ayan, and then may chinilas pa si Lolo Jose. Tapos, underwear ni Lolo Jose. Ito yung mga tinapay, no? Mga tinapay. So, ibilagay ko ulit dito, Lolo, ha? And then, yung ating vitamins. Nandito na rin po, mga kababayan. Kasi kailangan to ni Lolo araw-araw, no? Na makaiwas kasi lamig ngayon, malamig ang panahon. Marami nagkaroon ng ubo sipon,
Kaya kailangan palakasin natin ang resistensya. So ito po, multivitamins po ni Lolo Jose. It, mga kababayan, ito po yung pinabigay from Tita Manang. So ito naman po ay groceries, no? Sabi ko nga kanina, mga kababayan, ulitin ko po, ay ako na mismo din nagbigay na kay Lolo na nagagaling po mismo sa atin yung mga groceries natin. Isang sakong bigas uli dahil tamang-tama. Nahingian ng apo at konti na lang plus itlog uli, mga groceries kompleto na, gatas, lahat kung ano yung binigay natin noong nakaraan, dinagdagan pa natin noong nandiyan na rin po mga kababayan. Then yung 2,500, no, si Mami Jessica, mga kababayan, pioneer sponsor po natin, actually nagpadala po yung 5,000. Kailan po mayroon po kasing scholar, no, mayroon tayong scholar, 15 scholars po natin, no. At yung top 5 po mapapunta po doon sa isang scholar natin na talagang siya ang sponsor doon, no? And then yung top 5 dito hinati ko na, in-split ko na para kahit paano malaki din po ang mapupunta dito kay Lolo Jose na merong madukot-dukot. So ayan po. So yung top 5 po na nanggagaling po kay Mami Jessica, buo po yon, imbes mapunta to sa grocery, hindi ko na ginalaw, sinagot ko na at ibibigay ko ni Lolo ng buo. 1,000, 2,000, 2,500. So yung 2,500 naman po na nagagaling kay Tita Manang, ito po yung resibo niya. Ang supply po ay 285. So bali ang cash ni Lolo ngayon ay 2,785 pesos. So ayan po, maraming salamat po muli sa inyong ginito ang puso, Mami Jessica Eugenio from Palmdale, California, USA, and kay Tita Manang. Maraming salamat po sa inyong ginito ang puso. Nawa'y pagpalaipakin ng Panginoong Diyos sa araw-araw. Nawa'y bigyan pa tayo ng kalakasan ng katawan sa araw-araw. Nawa'y bigyan pa tayo ng mahabang buhay. Kung sa ganon, marami pa tayong matulungan ng mga kagaya ni Lolo Jose. Marami pa tayong masagip ng mga kababayan natin na lubos ng ngailangan. Maraming salamat po sa inyong ginito ang puso. So, ayan po mga kababayan, Lolo. Masaya po ba kayo sa pagbalik namin? Masaya po ako. Napapaiyak na ako sa kagalakan ko po. Naglita ko kayo muli. At nabigyan ninyo ako ng konting biyaya na naman. Sana po panalangin ko sa Diyos. Tuloy-tuloy po ang pagtulong ninyo sa amin na mahihirap. Opo. Kasi talaga, lalo na sa akin, hindi na rin ako makapagtrabaho. Nag-iisa lang naman po yung apo kong kasama ko dito eh. Kami-kamisa lang naman po ang trabaho niya. Kaya kunting-tint lang po hanggang sa mamatay. Opo, hahaba pa po ang buhay niyo, Lolo Jose. Sana po, para magkita-kita tayo muli. Opo, Lolo. Pagdasal po natin. Yun po ang pinagdarasal ko sa gabi bago ako matulog. Sana darating ang biyaya ng Diyos na nagmumula sa kapwa ko tao na magaganda ang loob, nagbibigay ng biyaya. At sinagot naman po Lolo Jose, ang bait ng Diyos. Kaya napakabait po ang pagpuhon natin. Tama po Lolo. Basta magpalakas lang po kayo Lolo ha. Opa. At dito lang po kayo, mag-ingat po kayo at uminom kayo ng vitamins, kumain kayo ng sa tamang oras. Huwag nyo pong tipirin yung pagkain nyo. Basta kumain kayo na alam nyo talagang nabusog kayo at para lumakas pa lalo. Lolo, at haba pa ang buhay. Ilan po? Isang beses lang po iinom. Opo. Sa isang araw po. So ayan po mga kababayan, no? 2022 na mga kababayan at 2021. Buong puso kong pasasalamatan kayong lahat, no? Lahat ng aking mga subscribers, followers, YouTube member, no? Viewers, commentator, lahat po sa nagmasa sa aking YouTube channel. Muli akong magpapasalamat itong 2022 na nandiyan pa rin po kayo na walang sawang sumuporta sa aking munting adikain. Maraming salamat po. Wala nang paglalagyang pasasalamat mga kababayan yung ginagawa niyo pong suporta sa akin. At nakita niyo, na-appreciate niyo po yung aking munting ginagawa, yung mission natin sa araw-araw na pag-iikot at pagbibigay ng biyaya. So ngayon mga kababayan, meron akong sasabihin ni Lolo, no? Na gusto ko lang na kahit papaano sa sabi nga ni Lolo kanina,
na habang nabubuhay siya, no? Siyempre may edad na at ganun talaga, wala tayong ibang mapupuntahan pag may edad na, talagang hahantong tayo, pupunta tayo diyan, lahat uuwi tayo diyan, no? Hindi natin pwedeng aayawan yung yan dahil mangyayari po talaga sa ating lahat yan. So gusto ko mapasaya si Lolo na kahit papano, ayaw ko mag-isip kung saan siya kukuha ng pagkain niya. Ayaw ko yung hindi makakain si Lolo na sa isang araw. At gusto ko na hindi na siya mag-iisip at makarelax man lang yung mind niya na kahit papaano maglaro-laro na lang siya ng solitaire dyan na malilibang yung sarili niya. Sa, kaya ngayon Lolo, may sasabihin ako sa'yo. Okay. Isa ka sa mapasama sa aking charity na ginagawa namin na susuportahan ka namin buwan-buwan. Magbibigay ako ng ayuda na mismo manggagaling sa akin at pupuntahan kita buwan-buwan. Isasabay ko doon sa mga tinutulungan namin na sinusuportahan namin ng mga seniors, na mga tulad yung po na wala ng kakayahan magtrabaho, na patuloy pa rin sa pagtatrabaho na kahit may edad na, na kahit hindi na kaya, pinipilit para hindi magutom. Isa po kayo doon sa mapapasama at ako mismo po ang magbibigay sa inyo ng ayuda dito buwan-buwan. Marayang masaya po ako kaya ako napapaluha sa katuwaan kong nabibigyan ako ng biyaya. So ang magbibigay ko po buwan-buwan Lolo, pagkain nyo po, grocery, bigas, cash at vitamins. Okay. Ayan po. Kaya mga kababayan, please huwag po kayong magsawang manood without skipping ads para mas lalo pa tayong maraming matulungan ng kagaya ni Lolo, na hindi lang sila kundi marami pang iba dyan nag-aantay ng tulong natin. Maraming salamat po. Sana laging panatilihin natin yung pagmamahal at pagbibigayan bawat isa, no? Ganun lang, ganito na nangyayari sa mundong ito, kaya kailangan mangibabaw pa rin yung pagmamahal bawat isa at love, 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 love lang. Tulong lang na sa maliit o malaking bagay, ito ay pasasalamatan ng ating Panginoong Diyos na binigay sa atin at ibahagi din natin sa mga katulad nila. Kaya maraming maraming salamat. Siyempre, no? Ilan na ngayon ang buwan-buwan natin na sinusuportahan? Si Lolo Jose, si Tatay Mario, si Tatay Arsenio, si Nanay Victoria, at si Kuya Edward. Si Kuya Edward, kailan si Kuya Edward? May ano na ngayon ha, may Tagaligo, may Tagasaing, may Tagalinis, no? May tagahanda ng pagkain, Diyos ko, nasa bahay, at may bahay pa. Oh, yun yung binabantay nila ni Tatay Agoy at ni Nanay Marlene. Yun po yung kinuhaan ko talaga ng bahay na kadikit na po doon sa aking apartment, no? Mali duplex po yun. Natuloy-tuloy din po na ako din po doon ang kasama din po doon sa isa sa sinuportahan natin buwan-buwan. Madam, high maintenance yun si Kuya Edward. Yes, high maintenance yun si Kuya Edward. Buti lang kita paano ngayon, natututo kumain ng gulay, tinuturoan ni Tatay Agoy. Pero high maintenance yun mga kababayan. Diyos ko. Oh, di ano yun, di kailangan may kasambahay makasama yun. Kasi syempre paano namin malagan si Kuya Edward? Kasi si Kuya Edward ay special child, no? Hindi na nagsasalita at hindi pwedeng wala siyang bantay. So, buti kung katulad sa iba na pakainin mo lang dyan, ayos na, bantay mo lang dyan. Hindi kasi kailangan meron talagang taga-bantay. Parang, kumbaga sa madaling salita, para siyang bata na binabantayan mo na kailangan mong paliguan, kailangan mong bantayan, saingan, linisan yung bahay, lahat-lahat. Ganun po. Kaya high maintenance po yun si Kuya Edward. So, madam, ayan. Paano yung mga scholarship mo, madam? 15 and then, yan. Plus mga scholars pa natin na 15, no? 15 yan sila. At bahala na, basta. Kakayanin mo yun, madam? Kakayanin natin, walang imposible. Pag sinabi ni God ay para sa'yo at alam niya na yung ginagawa natin na tulong, walang imposible, ibibigay sa'yo kasama yung ating mga nagmamahal sa ating munting adhikain. Kaya maraming salamat po. Okay, Lolo? Maraming salamat po sa ating sponsor, S&Y Furniture, and Ma'am Jessica Eugenio, Palmdale, California, USA, and from Tita Manang. Maraming maraming salamat po sa inyong ginito ang puso sa biyayang pinagkaloob dito kay Lolo Jose. At sa magandang balita na isa sa mapasama si Lolo Jose sa buwan-buwan na ayuda. So ayan mga kababayan, maraming maraming salamat po. Naway pagpalain ka ng Panginoong Diyos sa araw-araw, ibigyan pa kayo ng mahabang buhay. Naway ibigyan pa tayo ng kalakasan ng katawan sa araw-araw upang sa ganun marami pa tayong masagip ng mga kababayan natin na tulad nila. Mga kababayan,
ayan, huwag niyo pong kalimutan, pakishare, subscribe sa aking YouTube channel, Lori Aquino Talita. Maraming salamat po, gabi sa sol. Bye po, Lolosi.